ano po ba yung first, ano po ba yung standard natin sa pag-issue ng license? And bakit yung ibang mga taga-Davao, eh, hindi dito sa Davao region kumukuha ng license kasi daw stricto. Then the other regions po dito sa Mindanao po daw, eh, madali lang daw kumuha, hindi ko daw kailangan ng exam. Yun nga, hindi pa hindi na, yung iba nga, hindi na kailangan ng personal appearance para kumuha ng license. Ano po yung mga, ano po ba yung standard? And then, ano po yung tawag dito, ano po yung magiging solution natin for this problem? Kasi yung mga kumukuha usually ng license sa ibang region, eh, madalas sila yung mga delivery drivers dito sa Davao region. Hindi ba bakit na po yan? Meron pong bago rule ang BOTR na yung lisensya ay pwede mo lang i-issue dun sa mga tao na nakatira dun sa tawag namin area of responsibility ng isang district office. So kung ikaw nakatira sa ibang lugar, hindi ka pwede pumunta sa Davao o sa ibang lugar para makuha ng lisensya mo. And we're now doing electronic voting of this random lang. That's the way to do it. Pero kami na huli, isusokos natin yan. So, maglalabas kami ng aking number, we'd like to get your inputs on this, no? Kasi at the end of the day, yung sistema mo ginagawa natin, tako pa yung naman ang napakapapad nito, di ba? So, kung ikaw na lang sa aming tao, kung may nakilimutan, kung may ginawa mo mali, they have to be held accountable for it. So, bigyan namin ang reminder kung ano tamang paraan na dapat gawin. So, we're not going to make any tawag namin yung general area of responsibility. You cannot issue sa Jensen, Linsan, hindi na siya pwede mag-issue ng essentia dito sa mga tao na nakatira sa Davao. Same is true with water internet decision. Pero ang ano sir is yung problem, ano po ba yung ginagawa ng National Office ng NPO to this region na nag-i-issue ng ano na ng lisensya na hindi sumusunod sa tamang proseso? Yung no-show nito, no? Eh patuloy naman yan, nakikita natin. Pero nauhuli po yan. We are in-stricto natin yung ating paper trade audit. Electronic naman lahat yan, online. Literally, sa motor vehicle registration, you can go online and get it. Sa licensing, hindi pa kaya. But in going online, yan naman ang problema pakatumating ng no? Mga non-appearance. Yun ang ating meron na tayo pinakatapad na facial recognition, no? Sa ating mga medical clinics kung nagpapacheck up. No? Meron na biometrics na facial recognition. So yung tao talaga, kailangan mo parang doon. Hindi na pwede kayo ng dati na nag-direct. So kasi kailangan ng picture yan. Yun po ang mga kailangan natin. But still, no? There is no perfect system in the world. Kailangan tayo ng continuous audit and accountability. Hindi ako accountable na kaluso, tuloy-tuloy na. So, we continue our audit system, we continue our accountability. And then, reminding our employees na itapang pamamalaan at pa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 p. So, under your term, sir, meron na po ba tayong regions na nabigyan ng show cause for it? Because, yun nga, may nakakalusot na non-appearance na nakakuha ng essential. Hindi pa at wide exactly on a wider scale. Pero ang ginagawa kasi namin, ito na po namin yung mga plaka. Yung audio po na namin yung plaka, yung basic services. But tama kayo, we have to change the system first. Ang ginagawa namin ngayon, pinapatan natin yung sistema when it comes to driving schools, medical clinics, ito yung mga kailangan ng doon ng pagdaanan para makakuha ng essential. Including the practical drivers sa medical force. At yun yung pag-usapan namin. Binubuhuan namin ang sistema. It has to be a systems change. Kasi kung hindi maganda yung sistema, eh, parating yung putas na lang yan. Abusuhin ng mga tao na parating na nila yung loopholes in the system. So one of the basic loopholes na yung kita natin, at subukan nito, yung kumukuha ng exam online. Wala naman facial recognition. Hindi naman alam na nila po yung taong kukuha ay siya talaga yung aplikante. So yun po ang pinabati po natin by nag-usapan namin po the private schools, no? Para ma-implement na yung facial and biometric recognition. Hindi natin po ba yung password din. Kasi yung, di ba, yung mga aplikante, binibigay yung password dun sa taong gagawa. Di ba? Yung taong gagawa, ginagamit yung password.
taking that and moving over to Panama.